Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ivy, 18 years old, college student, at boyfriend ko si Albert. Hi, Albert. Albert, anniversary na natin next month. O nga pala, no? Parang kailan lang? Ang tagal-tagal na natin. Ivy, may gusto ka ba? May gusto ka bang bilhin na regalo para sa anniversary natin? Gusto ko sana magkaroon ng new cellphone. Kasi luma na yung cellphone ko. Samantalang sa mga kaibigan ko, sa mga classmates ko, mga latest yung cellphone nila. Ivy, tandaan mo ah, kahit ano man ang mangyari, mahal na mahal kita. Hayaan mo pagsikapan ko. Mag-ipon ako, mag-o-overtime ako para mabili ko yung cellphone na gusto mo sa anniversary natin. Basta asahan ko yan ha. Asahan ko yan sa anniversary natin. Sige, Ivy. Gagawin ko yung makakaya ko. Salamat, Albert. Sige na. Papasok na ako. Baka mali-late na ako eh. Ivy, saglit. Bakit? Gusto ko sanang malaman mo na mahal na mahal kita. Ikaw yung babaeng napaka-importante sa akin. Huwag mo sanang kalimutan yun, Ivy. Thank you so much, Albert, ha? Kasi pinaparamdam mo sa akin na importante ako sa buhay mo at nararamdaman ko yung pagmamahal mo sa akin. Sana nga, Ivy. Sana nga. Sana nga magtagal pa tayo. Basta ang feeling ko sa'yo, kung mawala man ako, ingatan mo yung sarili mo. Mahal na mahal kita, Ivy. Albert, huwag mong kalimutan. Bukas na yung anniversary natin, ha? Oo naman. Anniversary natin yun eh. Ito na. Albert, may tanong ako sa'yo. Nabili mo na ba yung cellphone kong bago? Ivy, pasensya ka na. Ginawa kong lahat pero kinapos ako eh. Kinulang yung budget ko. Pero hayaan mo, meron akong regalo para sa'yo. Di bali na lang. Diyan ka na nga. Ivy, kasapin mo ko. Ivy. At of course, pagkatapos na may mag-usap ni Albert, ay umalis ako agad. Hindi ko na siya pinapansin dahil hanggang pangako na lang siya at hindi niya tinutupad. At di ko inakala, aning oras na, pumunta si Albert sa bahay namin. Ivy. Ivy. Ba't nandito ka? Ivy, kanina pa kita inaantay sa bahay. Bakit hindi ka pa umuwi? Albert, umalis ka na dito, okay? Hindi kita kailangan. Kasi sinungaling ka. Puro ka na lang pangako. Ivy, tara na, sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo. Ivy, meron ako regalo sa'yo. Sana magustuhan mo.
sumama ka na sa akin. Please. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo kung nasaan ka na. Kung kumain ka na ba. Please, bumalik ka na sa bahay natin. Di ba sinabi ko sa'yo, Albert? Maglipang muna ako. Nandito ako sa mga kaibigan ko. Kasi alam mo ba? Alam mo ba kung gaano ka-importante sa akin noon? Inaasahan ko yun eh. Pero, dapat sinabi mo sa akin pag di mo kaya. Ginawa ko naman yung makakaya ko, Ivy. Hayaan mo sa susunod. Pagsikapan ko, pagtrabahuan ko ng maayos para ma-provide yung cellphone na gusto mo. Please, Ivy, sumama ka na sa akin. Umuwi ka na. Sinabi ko, umuwi ka na. Ivy, tara. Pag-usapin natin yung problema natin. Ano ba? Sinabi kong umuwi ka na. Hindi kita kailangan. Masaya ako dito sa mga kaibigan ko. Please, Ivy. Huwag mo naman akong ganituhin, Ivy. Namimiss na kita. Tara na, umuwi na tayo. Ivy. Sumabla na sa akin. Ivy. Ivy, sumama ka na sa akin. Hindi sila yung tipong makakasama mo habang buhay. Sumama ka sa akin pa uwi. Please, Ivy. Albert, bakit ang tigas-tigas ng ulo mo? Di ba sinabi ko sa'yo na umuwi kang mag-isa? Kasi Ivy, wala akong gana na kasama ka. Pwede ba papayaan mo muna ako? Ivy, nakalimutan mo na ba? Anniversary natin ngayon. Sana bigyan mo naman ng halaga ng araw na to. Sumama ka na sa akin, umuwi na tayo. Yung tungkol sa cellphone na hinihingi mo, hayaan mo. Magdudubli kayod ako para maiprovide ko yung cellphone na gusto mo. Humingi ako ng sorry sa'yo dahil hindi ko man nabili yung cellphone na gusto mo. Hinapos ako eh. Alam mo naman na hindi naman gano'ng kalakihan yung sahod ko. Kaya please, Ivy, sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo sa bahay. Please. Sorry, Albert. Ivy. Hayaan mo akong mag-isa. Ivy. Sige, uuwi na ako sa bahay. Sorry kung hindi ko na-provide yung cellphone na hinihingi mo. Pero ito lang yung masasabi ko sa'yo. Ivy, mahal na mahal kita. Ivy, wala akong ibang babaeng pinapangarap kundi ikaw lang. Sana nararamdaman mo yun. Hindi ko akalain na dahil sa isang cellphone lang masisira yung relasyon natin. Nakako pa sa akin. Ginawa ko yung makakaya ko. Totoong mahal na mahal kita. Hindi ako kagaya ng iba na mapera. Hindi ako kagaya ng iba na maraming pera na isang hingi mo lang may provide lahat ng gusto mo. Pero ginagawa ko yung makakaya ko. Tama na, Albert. Ayoko na ang pag-usapan to. Please, Ivy, sumama ka na sa akin. Kailangan ko nang umalis. Sumama ka sa akin. Hindi ko na kailangan ang presensya mo. Kaya sana naman, hayaan mo ako. Ngayon lang, please. Hindi ko akala yung mangyayari to sa mismong anniversary natin. Sige. Uuwi na ako.
Pero sana huwag mong kalimutan na mahal na mahal kita, Ivy. Mahal na mahal kita. Uuwi na ako. Mag-iingat ka dito. Ma? Magandang gabi, Ma. Kapag mapunta dito si Ivy, pakibigay na lang sa kanya man regalo ko sa kanya. At pakisabi na rin na happy happy anniversary. Anniversary kasi namin ngayon, Ma. Pero hindi kami magkasama. Ma, pakisabi na lang kay Ivy na mahal na mahal ko siya. Pakisabi kay Ivy na siya lang yung babaeng minahal ko. Ito, Ma, yung cellphone, Ma. Ito yung regalo ko sa kanya. Ibigay mo na lang sa kanya, Ma. Aalis muna ako. E bibilihin na ako sa labas. Ma, mag-iingat kayo, Ma. Mahal na mahal din kita. Aalis na ako, Ma. Habang nagda-drive si Albert ng motor, bigla niyang naalala si Ivy. Dahil sobrang niyang mahal si Ivy, di niya iwasang umiyak habang nagpapaneho. Dahil sa sobrang puyat ni Albert at pag-alala niya kay Ivy, inatake si Albert sa puso. At doon nagwakas ang buhay niya. At di naabutan ni Ivy sa ospital. Wala na si Albert. Anong nangyari kay Albert? Ano yung nabalitaan ko? Ano nangyari kay Albert? Wala ang kwenta. Wala ang kwenta. Wala ang kwentang girlfriend. Pinabayaan mo yung kaibigan namin. Alam mo ba yon, Ivy? Ginamit mo lang yung kaibigan namin sa pansarili mong kagustuhan. Ayan, tignan mo. Tignan mo ang boyfriend mo. Sorry. Tignan mo. Sorry? Bakit? May babalik ba ng sorry mo? Yung buhay ng kaibigan ko? Albert, sorry. Madaling sabihin yung sorry, Ivy. Pero napaka walang kwenta mong babae. Patawarin mo ako, ayan. Ginamit mo lang yung kaibigan ko. Ayan, hindi ko sinadya. Wala nang magagawa. Wala lang ako sa emotion. Walang magagawa yung sorry mo. Kahit kailan, hindi na maibabalik yung buhay ng kaibigan ko. Alam mo ba yun, Ivy? Ayan, mahal na ginamit mo lang yung kaibigan ko. Nang dahil lang sa isang cellphone? Para magkaganyan ka? Hindi mo ba alam na mahal ka ng kaibigan namin? Albert, hindi ba niya sinabi sa'yo na may sakit sa puso? Wala akong alam. Niya sinabi wala kang alam. Kasi sarili mo lang yung iniisip mo. Sorry. Masaya ka na? Masaya ka? Na nakaratay na sa higaan yung kaibigan ko? Hindi ko alam, Maya. Tandaan mo, Ivy. Hinding-hindi ka namin mapapatawad. Hinding-hindi ka namin mapapatawad. Napakawalang kwenta mong babae. Ay, nadala lang ako sa emosyon. Oo, totoo, ma-pride ako. Pero pinagsisihan ko na lahat. Ayun na, Maya.
Kahit nagsisi ka pa, wala na. Patay na ang kaibigan ko, Ivy. Wala na. Albert, bumangon ka dyan. Albert, huwag mo akong iwan, Albert. Ay, wala ka na magagawa, Ivy. Kahit umiyak ka pa ng dugo, patay na yung kaibigan ko. Patay na yung kaibigan ko na niloko mo. Patay na yung kaibigan ko na ginamit mo lang. Sana naman nakapag-isip ka. Sana naman nabigyan mo ng halaga ang pagmamahal ng kaibigan ko sa'yo. Nang dahil sa isang cellphone, nagkaganyan ka? Mukha kang pera. Hindi sa ganun layan eh. Mahal na mahal ko si Albert. Mahal mo? Mahal ko siya. Mahal mo? Namatay ang kaibigan ko sa mismong anniversary nyo? Hindi ganun yung pagmamahal, Ivy. Sinayang mo yung kaibigan ko. Sinayang mo yung taong totoong nagmamahal sa'yo. Napakatindi mo. Ang tindi mo. Tindi mong babae, Ivy. Tindi. Huwag mo akong sisihin. Wala naman siyang sinabi sa akin na may sakit siya sa puso. Ikaw yung girlfriend niya. Responsibilidad mo yun. Tama bang? Habang malungkot ang boyfriend mo, mga barkada mo ang kasama mo. Tama bang mamatay ang kaibigan ko sa mismong anniversary nyo? Hindi ko ginusto yun ah. Ay, hindi ko ginusto yun. Kinakabahan ako. Hindi ko siya kayang kausapin kaya iniwasan ko siya. Ivy, kahit umiyak ka pa nung umiyak, wala ka nang magagawa. Patay na yung kaibigan ko. Patay na yung kaibigan ko na nagmamahal sa'yo ng totoo. Sana mamatawad mo ako, Ayan. Sana patawarin mo ako. Sa ngayon siguro, Ivy. Patawad, Ayan. Hindi kita mapapatawad. Ayan, sorry. Inuwa mo sa akin yung kapatid, kaibigan ko. Inuwa mo sa akin yung taong pinagkakatiwalaan ko. Yung taong tinuring kong kapatid. Napakawalang hiya mo, Ivy. Di ko ginusto yun, Ayan. May problema kami ni Albert. Alam ko yung problema nyo. Alam ko, Ivy. Ang dahil lang sa isang cellphone. Ganon ka ba? Ganon ka ba, klaseng babae? Napakatindi mo. Ang tindi mo, wala kang katulad. Wala kang katulad, Ivy. Isa kang alamat. Patawad. 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 Albert. Sorry. Sorry, Ayan. Pati ikaw. Nasaktan. Wala na tayong magagawa dyan, Ivy. Kahit magalit man ako sa'yo, hindi na rin maibabalik yung buhay ng kaibigan ko. Sana naman, kung magkaroon ka ulit ng karelasyon, hindi mo nagagawin yung ginawa mo sa kaibigan ko. Mag-iingat ka, Ivy. Sige, dito muna ako. Maiwan mo na kita.
Huwag mo akong iwan, Ayan. Ayan, kailangan ko ng kausap. Ayan, kailangan kita ngayon. Sana naman, Ayan. Pati ikaw, huwag mo akong talikuran. Alam ko naman na hindi ako perfectong tao. Wala na tayong magagawa, Ivy. Masakit din sa akin yung mga pangyayari. Oo, hindi ko kapatid si Iya. Oo, hindi ko kapatid si Albert. Pero itunurin ko siyang kapatid. Pero wala eh. Nandito na tayo. Kahit umiyak pa, kahit magalit ako, wala na. Patay na yung kaibigan ko. Kaya antayin na lang natin na mailibing yung kaibigan ko. Pero Ivy, sa ginawa mo, galit ako sa'yo. Oo, Ivy. Alam mong gusto kita. Pero nagpaubaya ako dahil sa kaibigan ko. Pero ang hindi ko matanggap, Ivy, pati kaibigan ko niloko mo. Hindi ko siya niloko. Iniwasan ko lang siya. Sumama ko sa mga kaibigan ko. Yung pagmamahal ko para sa kaibigan ko. Pero bakit, Ivy? Bakit? Bakit pati kaibigan ko? Bakit? Hindi, Ayan. Iniwasan ko lang siya, Ayan. Dahil sabi ko kasi nagtatampo ako sa kanya. Hindi ko lang siya sinipot kasi gusto ko mapag-isa. Hindi ko siya niloko. Alam mo, Ivy, hindi man tayo magkasama, pero alam ko yung mga pinanggagawa mo. Gusto mo mapag-isa? Mapag-isa? Oo, gusto ko mapag-isa. Talaga ba? Talaga ba? Mapag-isa habang kasama yung mga barkada? Grabe ka, Ivy. Grabe ka. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kasimple yung ginawa mo. Buhay ng kaibigan ko yung kinuha mo. Binigyan mo siya ng sakit ng loob. Alam mo ba yung kinamatay ng kaibigan ko? Alam mo ba? Hindi ko alam, Ryan. Sorry. Namatay sa sakit sa puso yung kaibigan ko. Panawin, Ayan. Namatay dahil sa sakit na nararamdaman niya. Namatay yung kaibigan ko dahil sa kakaisip sa'yo. Alam mo ba yon? Intindi mo, Ivy. Bakit sinisisi mo ako lahat? Ba't sinisisi mo ako? Ha? Sino ba sisihin ko? Alam mo yun, Ayan. Simula't sabol na nagsasama kami ni Albert. Alam mo kung gaano ko siya minahal? Hindi mo siya minahal, Ivy. Hindi mo siya minahal. Minahal mo? Kung nakikita mo yung effort ng kaibigan ko, ma-appreciate mo yun. Kaso hindi. Halos hindi natutulog yung tao. Halos mag-overtime lagi. Para lang may provide yung pangangailangan mo. Pero wala eh. Wala. Napaka-materialistic mong tao, Ivy. Hindi ko alam bakit dumantong sa ganito, Ayan eh. Pero sana naman,
bago ka na. Huwag na. Gumising ka. Sorry. Albert, huwag mo akong iwan, Albert. Patawad. Ang ganun-ganun. Gitara. Continue. Diatay ka. Ilibing mo na si Albert. Gagawa tayo ng sariling story. Go. Albert, salamat sa lahat. Kung saan ka man ngayon, sana papatawad mo ako. Tatagampin ko lahat ng mga masasakit na salita. Kasi aminado ako na may kasalanan ako. At sana dumating yung araw, Albert, na patawarin nila ako. Salamat sa lahat. Salamat sa mga effort mo at pagmamahal mo sa akin. So ngayon, hindi mo na ako magmahal. Kasi di ko matanggap na wala ka na. Gusto ko yung paribagong buhay. Promise ko sa'yo, aayusin ko ang sarili ko. Salamat! Salamat! Arigars, lumipas ang 2 years. Ito na ako ngayon. Lahat ng mga nangyari sa buhay ko ay patuloy kong dinadala. Depressed ako nung mga araw na yon, pero marami akong natutunang lesson na dapat kung may taong nagmamahal sa'yo ng totoo, dapat ay suklian mo rin ang pagmamahal. So ngayon, Ate Cars, di na akong umibig muli. Iligawan ka pa sana ni Ayan eh. Pero Ate Cars, di ko alam bakit tumibok ulit ang puso ko. Hello. Di ko inasahang, Ate Cars, yung taong sobrang galit na galit sa akin ay tatanggapin niya ako. Sa kabila na lahat ng mga kasalanan ko, pinatawad niya na ako. At umuwi ako sa amin, Ate Cars, at nakita ko si Ayan. At dali-dali niya ako ang nilapitan. Ivy, kamusta? Oh, Ayan! Ikaw pala yan? Oh. Ang laki ng pinagbabago mo ngayon ah. Ang poging-poging mo na. Ikaw nga rin eh. Medyo parang napabayaan sa kusina ah. Ang ganda mo parang. Loko ka talaga no? Eto, ganun pa rin. So, alam mo naman na isang babae lang talaga yung ginusto ko. At syempre, sino yung babae na yun? Uy, para namang hindi mo kilala. Oo, hindi ko talaga kilala. Ayun, alam mo naman, matagal na rin akong nawala dito. Ipakilala mo naman sa akin kung sinong babae na yun, no? Alam mo, Ivy. Ay, nako.
kahit sobrang tagal na, Ivy, alam na alam mo na ikaw lang talaga yung babaeng ginusto ko. Oo, totoo, nagpaubaya ako sa kaibigan ko, pero hindi ko maitatanggi na never akong nagugusto sa iba. Sa'yo lang talaga. Wait lang, Ayan. Ano ba yan? Nagjo-joke ka ba? Ha? Hindi ako nabibiro, Ivy. Totoo ang sinasabi ko. Pinaubaya kita sa kaibigan naniwala. Ko dahil alam ko yung kaibigan ko. Mahal na mahal ang kaibigan, pinaubaya kita sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi kita mahal. Alam mo naman, simula pagkabata, Ivy, gustong-gusto na kita. Pero sa ngayon, di ba, sobrang tagal na rin, di ba? May boyfriend ka ba ngayon, Ivy? Wala nga eh. May nangligaw sa akin, pero hindi tumubok yung puso ko sa kanila. Ayos, may pag-aasa pala ako. Siyempre, ano wala. Ano ba yan, Ayan? Sa tagal natin hindi nagkita, sa itsura mo alam yan? Alam mo, Ivy, kung dati pinaubaya kita sa kaibigan ko, ngayon, wala na. Kung dati, siya yung may hawak sa'yo, ngayon wala na. Siguro naman, sa panahon na yon, o sa panahon ngayon, ako naman, pwede bang hayaan mo ko? Pwede bang pagbigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan ko yung sarili ko sa'yo, Ivy? Pwede naman, Ayan. Ah, lugi ka pa. Grabe naman yan. Nahiya ako kasi. Talaga? Oo. Saan punta mo ngayon, Ivy? Pupunta ako sa palengke. Bibili ako ng mga gulay. Ay, tamang-tama. Wala akong ginagawa. Pwede ba kitang samahan? Oh, sure. Why not? Kasi marami din akong bibilin at wala akong kasama. Ah, okay. Ano? Tara na? Tara. Baka nagugutom ka. Gusto mo, treat kita. Uy. Kakaiba. Tara. Sige ba? Tara, kain tayo. Kain tayo yung ano, favorite mo. Alam ko yung paborito mo. Hindi ko nakakalimutan yun. Sige nga, kung alam mo yung paborito ko. Alam mo yung paborito ko? Di ba, favorite mo yung adobo? Adobo? Nakaiba ka talaga, Ivy. Di ba? Binabola mo ako eh. Talaga ba? Adobo yung paborito ko? Oo. Sige, tara. Kain tayo. Tara na. Ako bahala. Pwede ba ano? Pagkatapos nating kumain, ikaw naman kainin ko. Ay! Ikaw talaga, no? Hindi ka talaga nagbabago. Ganun ka ba? Hindi, biro lang. Ito naman. Huwag ka mag-alala. Darating din tayo dyan. Ay, pwede ba? Huwag masyadong excited. Ang harot! Sige, tara, kain na tayo. Ano? Masarap ba? Ay, syempre. Ganun talaga. Masarap palang mag-alaga ang isang Ivy, ano? Syempre. Ako na to, eh. Tara, ubusin natin yung pagkain. Makauwi na tayo. Ako nga magsandok. Ayan na, ito na. Kumain ka na maayos, ha? Kasi... Anong gagawin mo? Alagaan mo yung sarili mo. Ako ha, sasandukan kita ng kanin, syempre. Sasandukan lang? Susubuan, gusto mo? Eh? Ay! Huwag naman ganon. Baka gumanti ako. Ako yung susubo sa'yo. Wala ka? Grabe ka naman. Wala yung ano? Ayoko na nga ganyan. Nakakailita ka na. Alam mo naman, Ivy, simula pagkabata. Mabiro talaga akong tao. Tara na, tapusin natin yung pagkain nang makauwi na tayo. Tama ka, pagluto ka na rin. Talaga ako eh. Sige, tara. Sobrang tired. Ang layo kasi ng biyahe. Ay. Bili mo na tayo ng kwek-kwek. Kasi di ba mahilig ka sa kwek-kwek? Ako ba o ikaw? Ikaw, syempre, mahilig. Uy, hindi. Di ba yung gusto mo sa kwek-kwek yung may itlog?
Di ba? Ay, alam mo, kahit matagal tayong hindi nagkita, hindi na tayo nagkakasama. Pero alam mo na, alam ko yung paborito mo eh. Paborito mo yun. Huwag mong sabihin na paborito ko yun. Di ba yung paborito mo yung kwek-kwek na may lamang itlog tapos may kasamang hotdog? Ay. Siyempre, favorite yun. Ikaw nga, ano din eh. Sa tuwing nagsasama tayo, pag nagsiswimming tayo, favorite mo yung mani. Ah. Mani. Mani na? Mani, yung maning puti. Gusto mo yun eh. Tapos may sili. Pakiklaro. Ang harot naman. Sige. Tara na. Sige. Tara. Excited na ako. Baka, kumusta na kayo yung mga kapatid ko? May balita ka ba sa kanila? Wala nga eh. Alam mo? Bakit naman? Hindi ako. Matagal na rin ako na nahimik eh. At ngayon na rin ako nabalik dito sa lugar natin. Ako, nagpapasalamat ako ngayon dahil nakita kita. Alam mo ba, Ivy, matagal na rin akong... Sabi ko nga, sinayin mo yung music mo. Konti. Sabi ko nga, Ivy, eh, matagal akong nanahimik. Maraming nagpaparamdam pero nawalan ako ng interest sa babae. Simula nung na-disgrasya yung kaibigan ko, simula nung nawala yung kaibigan ko, at simulan din yun na magkagalit na tayo. Parang nakalimutan ko na yung babae. Pero hindi ko alam eh. Alam mo yun? Yung tipong nagkita tayo. Hindi ko alam, parang bumalik ulit ako sa umpisa. Kung kailan kita ginusto. Thank you ah. Kasi napatawad mo ako. Huwag na nga tayo magtapit. Pero Ivy, sana naman kung hindi kayo nagtagumpay ng kaibigan ko sa relasyon nyo, sana sa pagkakataong to magiging masaya tayo at bubuo tayo ng sariling mundo. Alam mo ba? Kung naisipin yun, lahat ng ngayon is listen na sa akin yun. Pag pinapaubaya ka ng Panginoon sa akin, aalagaan kita. Mamahalin kita ng sobra. At hinding-hindi kita sasaktan. Lagi mong tandaan yan. So, supportahan kita sa lahat ng gusto mo, sa mga bagay na gusto mo. Sana nga, Ivy. Ivy, hindi ko na kailangang sabihin sa'yo. Hindi ko na kailangang sabihin isa-isa pa. Ito lang yung gusto kong sabihin sa'yo. Ako lang to. Si Ian. Na dati pa, may lihim na pagtingin sa'yo. Na ngayon, akin ka na. Nasa akin ka na. Isa lang masasabi ko sa'yo. Hindi na kita papakawalan pa. Titirahin kita. Papa Ben. Alam mo ba? Ayan. Yes, Ivy. Yung mga past na yon, hindi ko gagawin sa'yo yon. Pinagsisihan ko ng lahat ng iyon. Sa pagkakataon na ito, babawi ako sa'yo. Kasi alam ko naman na marami tayong pinagdadaanan, di ba? Pero, ito pa rin tayo. Together. Hindi ko alam kung destiny ba talaga tayo or... Siguro nga, Ivy. Pinagtagpuan tayo ng tadhana. Nung unang pagkakataon na pinagtagpo tayo, siguro nga hindi pa panahon yun. Dahil nga napunta ka sa kaibigan ko. Siguro nga doon, part ng trials natin yun. Siguro nga,
naging way yun para malaman natin sa sarili kung tayo ba talaga o hindi. Pero wala eh. Kahit na nagkalayo tayo, kahit nagkagalit tayo sa isa't isa. Ngayon, andito na tayo. Magkasama na tayo. Sana ang pagkakataon na to, Ivy, hindi na natin sasayangin pa. Oo na, sinasagot na kita. Official na tayo. Ay! Dami mo pang sinabi. Oo na nga. Talaga naman. Totoo ba yan? Oo nga. Yes na yes ako. Ibig sabihin ba niyan? Mamaya, kapag wala si mama mo, pwede na. Hala ka. Agad-agad. Ang bilis. Tigang ka ba? Hindi, biro lang. Malay mo, makalusot, di ba? Pero, it's up to you. Natural naman talaga yun sa ano eh. Ano pa ba? Siyempre, mamaya na natin pag-usapan niya. Magluto mo na tayo ng pagkain. Ano ba yan? Ay, alam mo ba, Ivy, ang saya ko ngayon. Para akong, hindi ako mayaman, pero parang feeling ko ako yung pinakamayamang tao sa mundo. Oh, anong babola ka na naman? Oo naman, kasi ikaw ba naman yung parang pangarap mo, nakamit mo. Diba? Yung babaeng pinapangarap mo simula pagkabata, ngayon, katabi mo na, kakwentuhan mo na, at higit sa lahat, iyong-iyo na. Diba? Ang saya. Siguro, di ko pa naranasan eh. Up, wait. Ivy. Oh, bakit? Kung sakali ba, ilang anak ba yung gusto mo? Gusto ko kasi, ano, mga 12. 12? Oo, para masaya. Kaya mo ba yun? Pakayanin ko, syempre, pag ikaw yung tatay. Matagal-tagal yun. Baka mamaya, pwede na natin umpisahan kasi mahaba-haba pang hirap dun. Uwa. Tara na. Tara na. Okay, alam bang hinihintay mo? Ay! Halika ka na, I don't call. Pasok ka. Tapos na ang kwento. Ayun na guys. Wanted sweetheart na.